tayo ibabalik na muli ngayon sa Barangay Talaw-Talaw sapagkat tamang-tama anibersaryo nung isa hong organisasyon dito, kumbaga parang football club, Oratorio de San Lorenzo Ruiz Football Club. At nakakatuwa ho yung kasaysayan nitong football club na ito. Pinangungunahan ho ito ng tagapamahala na isang Argentinian, si Father Martin, na mamaya ipakikilala namin sa inyo. Ano? At nako, may inspire kayo sa ganda ng istorya at saka yung mga ginagawa sa komunidad natin ng naturang samahan. At ito ho'y para sa mga kabataan ng Barangay Talaw-Talaw. Ang katotohanan eh, meron pang ibang mga barangay na hindi lang dito sa Barangay Talaw-Talaw, kundi sa iba pang bayan katulad ng Pagbilaw na nagiging ano rin, no, nagiging beneficiaryo rin itong pagsisikap na ito. Ano po? So, sama kayo sa amin, ha? At panoorin po ninyo itong feature natin sa Sabayang Tambayan sa araw na ito. Sabayang Tambayan! Pag-uusapan ng mga kwentong pambarangay, aalamin ng mga istorya at bagay-bagay, kwentuhang masaya, seryoso, pasampol ng talento o kaya pabibo. Kasama ang mga tambay, Manong Nick Pedro, Ray Brion at Maynard Pantinoble. Sabayang Tambayan! Diyan mismo, sa barangay mo! Sabayang Tambayan! Sabado at eto po tayo sa Sabayang Tambayan. Ako po ang inyong lingkod. Ako po si Ray Brion. Magandang buhay po sa ating lahat. Salamat po sa inyong mainit na pagtanggap dito po muli sa Barangay Talaw-Talaw. Ako po si Maynard Pantinople. At eto na naman po kami dito sa mahal nating barangay ng Talaw-Talaw. Eh, pwede bang hindi namin tumahal? Eh, kasama namin yung kapitan dito. Siyempre, hindi ba? Pero alam nyo, ngayong araw na ito, napakaganda ho nung magiging feature din natin dito sa Talaw-Talaw. Ito'y may kaugnayan doon sa mga kabataan natin dito na napakaganda ng involvement. Hindi lang sa sports, kundi sa mga community affairs, hindi po ba? At yan po ay itatampok natin sa Sabayang Tambayan. Ako po si Manong Nick Pedro. Good morning! Kasama natin ngayon, Manong Nick, ang mga coach, yung nagbuo si Father Martin, yung nagbuo ng Oratorio de San Lorenzo Football Club dito sa Lucena at sa Pagbilaw. Ano, pakilala ko na, pinangunahan po ni Father Martin Cruz. Father, good po kayo. Good morning to everyone. Thank you for... Si Brother Rodolfo Ablan, isa sa mga coach. Magandang umaga po sa lahat. Si Rowena Valdi Avilla, coach din po yan. Good morning, coach. At si Brother John Michael Bangkaya. Good morning po sa inyo lahat. Ito pala mga coaches. Mga coach. Good morning sa inyo. Ito ay isang, kumbaga, bagong, although matagal na ito, Manong Nick, bagong laro na inintroduce dito sa amin sa Barangay Talaw-Talaw na kinababaliwan ng mga bata.
ng mga teenager at ng mga binata. Gabi-gabi naglalaro si na Father. Ngayon nga meron pa yung practice na ginagawa, Father. Gabi-gabi. Yes, nagtitrain kami ngayon dahil sa November 24, meron po tayong entry sa Men's Open and Women's Open, sa isang futsal tournament na magaganap sa bayan ng Tayabas, sa Quezon. Ito po yung larong, pala, larong football. Dalawa kasi ito, di ba, Father? Yung football at saka yung futsal. Father, makiki-explain niya kami. Ano po ba ang ibig sabihin kapag football at ano po yung futsal? So yung football is played sa grass, sa damo. Is 11 aside. Tapos yung shoes may spikes. Tapos may rules ng FIFA rules. And then you play, dito in Quezon, we play 7 aside. Then yung futsal, that means football de salon, is played on cement, usually sa mga basketball court. And then yung shoes ay walang spikes, and then is 5 aside. At konti may, konti magkaiba yung rules between football and futsal. But minimal rules. Pero sa kanyang kabuuan, pagka naglalaro, halos yung land area niya, karamihan ng rules nag-a-apply sa parehong ano. Yes, parehas. Oh. Pero even the ball is different. Yung futsal ball is smaller and heavier compared sa futsal, sa football ball na mas malaki tsaka mas magaan. Diba yun? Pero yung number of players at saka yung carry ang kailangan sa laro. No, kapag football, malaki ang area. One football, one standard football field might have between 4,000 to 5,000 square meters. Mm-hmm. Almost half a hectare, standard. Mm-hmm. Yung football, yung futsal, mm-hmm, usually yung basketball court, mga 800 square meters, pwede na. Mm-hmm. Oh. Yeah. Mas at 5 players lang. O medyo prohibitive sa mga ilang lugar yung ganung kalaki yung sa football. Yes, pero yes, yung futsal, okay na okay yan. Better, yes. Magaganyan. Bago lang ba yung futsal? Sige. Bago lang ba yan o halos kasabay na rin yung football? Hindi, mas luma din. Amin dati na yung futsal, pero dito sa Pilipinas, parang lately lang is being introduced the futsal and promoted. Dahil we already have the setting of the basketball courts na pwedeng gamitin para sa futsal. Adapt lang para sa futsal. Father, bigyan niyo mga kami ng ideya dun sa evolution, kumbaga, nitong organisasyong ito, itong Oratorio di San Lorenzo. Oratorio di San Lorenzo Ruiz Football Club. Yes. Tama ba? Football paano Club. Paano nagsimula? Oo, paano ito nangyari? At ano na ang ano ngayon? Ano na ang estado nito ngayon? Okay, dati na in 2012, sinimula namin dito sa Talaw-Talaw, taon-taon ng PAOFI sa foundation namin, mm-hmm, Payato Serena Foundation, yearly sport fests. And then we did 2012, 13, 14. In 2014, we introduced futsal, the football, sa mga laro. Sponsored by ESCO, which is a company based in Makati na tumutulong po rito sa ating foundation. Ilan ang pinagsimula nitong mga participants, yung mga players? Ilang lang, mga siguro mga 10 players. 10 players lang? 10 lang. Ngayon, ilan na ito? We have 110. 110 na? Parang kukunti, ano? From 10 to 110. Anong ginawa niyo pong approach, considering na ang sikat na laro po ay basketball dito sa Pilipinas? Paano niyo sila na-encourage? Paano niyo i-introduce ito? Okay, basically, the kids were playing in the school. Sinasama sa mga son meet. So it was easy actually, di ba? So it was through the barangay. Nagpalan kami kung pwedeng gamitin yung barangay court. Tapos sa school din, yung teacher kailangan din ang mag-train. I myself, I used to play football. I am still playing football, kaya I know more or less a little. So, at nakita ko rin yung enthusiasm ng mga bata. So, simula kami noon. Nagsimula, tapos, siyempre, tuloy-tuloy. Tapos, parang dumami ang mga bata. Nakikita yung eagerness. And then, pero hindi ba mahirap yun? Nag-i-introduce ka ng isang laro na medyo kakaiba kaysa doon sa nakahiligan na maliit pang bata, basketball lang ginagawa, no? Tapos, eto, mag-i-introduce ka. Yung enthusiasm ba ay mabilis na nakuha? It's dahan-dahan. Dahan-dahan, yes. Sa unang entry namin sa isang tournament, tinambakan kami. 9-0 at saka 7-0. Talaw.
14 pinakalast ang Talao, tsaka yung San Lorenzo, yung team namin. Pero kids were eager to keep on learning. Parang higit na na-challenge. Yes. Siguro, nung natalo. Natalo, pero talaga 9-0, 7-0, that was the first tournament, yung simula. So, and then, siyempre sumuporta din yung mga parents, sumuporta din yung barangay, sumuporta din yung mga sponsor, yung mga tao na may kaugnayan sa pa-office, sa San Lorenzo. So, tinuloy namin. Nagsimula kayo na 10 ang player. Nagsimula kayo ng talo, 2 beses agad. Yes. Oo. Ngayon, ano na ang estado ng mga, nakikita ko kasi dito. Patakot-takot ang inyong mga na dito. Kwento mo sa amin, ano ba pinangyari yan ito? So, ito yung mga naisip namin gawin yung exhibit para ipagkita sa mga magulang ng players yung mga achievements ng mga bata. Kami talaga yung nagpapasalamat sa suporta ng magulang kasi pinagkatiwala nila yung mga anak nila sa amin, di ba, na magturo, kapag maglaban, dumadayo. Pag uwi yung bata, usually talaga may medal. Di ba, yun ang maganda. Pero hindi naman nakikita yung ng magulang yung awarding, yung mga trophy. So, naisip namin gawin yung exhibit in a way to thank the parents at yung community dahil sa support at tulong na tulong nila. And then, syempre dito nakikita yung mga achievements ng ating mga bata sa loob ng mga pagkakataon. Ilan na yung trophies na yan so far? Yung sa first place ng championship is at 26. Tapos all in all, sub champion is 10. 13 yung third place. 13 yung sub champion and 10 yung third place. Hindi lang yan dito, Father, hindi lang dito nilaro sa Quezon. Dumadayo kayo ng iba't ibang lugar, dumadayo sa Maynila at iba pang parte ng lalawigan ng Quezon to play football. Opo. Usually, the achievements of the tournaments ay dito sa Lucena City, tapos meron ding Lucban, may Tayabas, meron ding Laguna, Calamba, Tanawan, Malabon. Hanggang Malabon, nakarating na kayo. Sa Malabon, nakarating. Makatikim na rin kayo ng patis Malabon, ano? Sa Taguig. Day recently. Nagpo-compete kayo, Father, doon sa mga team ng mga schools? Yun yung mga malalakas sa team, Manong Nick, eh. May mga players talaga sa mga schools. Nagpo-compete kayo doon? Yes, sa team ng school. Usually, kapag may tournament, yung team na isasama ng school o ng district o ng city, siguro ipaglalaban sa... meron silang entry sa mga tournaments, usually. Is there any other teams sa mga napuntahan ninyo na katulad ninyo yung pagsisimula? O distinct na different yung pagsisimula ng San Lorenzo Ruiz? Ano? Yung sa nakikita ko dito sa at least sa Lucena at sa Quezon, lahat ng teams ay school-based. Yes, representing ito community-based to. Wala pa kayong nakakalaban na community-based din. Dito sa Quezon Province, wala pa ko na sa ibang lugar. Laguna, halimbawa. Sa Laguna, meron. Meron mga club. Pero dito sa Quezon, wala. Sa Laguna, meron. Na community-based. Okay. Siguro, tanungin naman natin itong mga magagaling natin coach na ito. Ha? Paano ka naman nasangkot dito sa pagko-coach ng football? Ibig sabihin, marunong ka na bago ka ano? Dati po kasi sa seminary po namin, naglalaro din po kami ng football. So, nung naka-sign po ako dito sa community na to, so no choice po ako na tumulong kay Father. Parang nagsisisi ka. No choice pala. Kasi po, dito po yung pinahiligan din ng mga bata. Siyempre po, kailangan din namin pong suportahan. Kasi kami po yung naka-sign sa mga oratory. So, kung ano po yung kinahiligan ng mga bata, doon din po yung course, pagpo-porsige namin para mas higitan pa yung pagiging porsigido nila kaysa sa amin. Kami po yung naka-assign, kaya dapat po mas porsigido kaming tulungan sila, turuan po sila. Di ba mahirap turuan ng football yung mga
Kasi ang liliit eh, may under 5, okay. Father? Under, yeah, mga 7 yung pinakamali lang. Under 8, under 8. Under 7. Sa totoo lang po talaga napakahirap. Sa number pa lang po na 100 plus, kunti lang po kami nadahanggan. At napaka maliliit pa nga po talagang nandun yung kakulitan ng mga bata, pero... Seminary yan ka saan? Sa Montalban po, sa congregation po namin. Sa Meron congregation kayo sa Montalban? Opo, opo. Na isa siya doon sa seminary. Yes, at si Brother Jackson. Ano kayo? Have you graduated? Yes po. Tapos sa seminary? Tapos so, na po na kami ng... What are you now? Nasa pastoral po kami ngayon. Oh, pero ano kayo? Hindi kayo pare, hindi kayo brother? Ano brother tawag po, kayo? Ah, brother ang... Yeah, brother. Seminarista. Seminarista. Akala ko tapos na. Sa philosophy. Meron pa rin yung... Between philosophy and theology, meron tayo, meron kami sa congregation ng donori, ni Donorione, 2 years exposure. So, after which? And then they will go to... Priest? Hindi, mag-theology pa sila ng 4 years. So, tapos na yung philosophy, graduate na sila sa philosophy, now they are doing their pastoral exposure. And then, pagtapos yung 2 years nila sa Lucena, ay diretso sa theology, 4 years. Mas madali siya football yun ah. Mas madali pala football. Ikaw naman, ano yung story mo? Sa akin naman po, sir, natutok ba ako kasi mga kasamahan ko po, mga foreigner. So ako naman to parang... Wala akong ka-knowledge siya ba yung football. Doon sa congregation? Sa congregation. Nung una ko muna nilalaro, basketball. Kasi kinahiligan, simula nung bata, nung elementary, high school, hanggang college. So parang bago sa akin. So nung na-try ko to parang, wow, maganda rin po, nakakapagod. Pero masaya kasi nare-release ang energy, which is na natcha-channel mo sa ibang bagay, sa sport. At natcha-challenge ka. Natcha-challenge din po. At may motivation din po. Kung saan, makasama mo mga malalakas. Mga magagaling. Ikaw naman yung baguhan. Ako naman tong baguhan. Ano rin po ako na na-motivate sa kanila. So doon po nag-start yung aking yung hilig, yung eagerness, yung enthusiasm na maglaro. So bago ka nagpunta dito, naglalaro ka na? Naglalaro na. Nagtuturo ka na rin siguro. Na, sa oratory po doon sa Montalban. Oratory din po doon. Ng mga bata rin. Mga bata. Ayun. Lady coach natin. Lady coach naman. Nagsimula po. Totally din po akong marunong mag-football. Kasi lagi naman po dito talaga. You're from where? Dito po, Talaw-Talaw. Nagkatalaw-talaw ka. Ito pala yan. Dito mismo siya. Layo lang kung dito. Hindi po talaga ako marunong ganyang football. Ngayon si father po, parang gusto, sabi niya, ate, yung nagpalaro sila ng football. Parang ang sagot, parang ang ganda rin pala ng football. Ang sa akin kasi parang ang basketball at football, parang pareho lang din. Ang football pa lang yung ginagamit, syempre, tas yung basketball kamay. Kasi tas parang na-engage nyo na rin kasi mahilig po kasi din ako sa sports. Tapos yung yun, tas kay father ako natuto ng mga rules. Kasi kailangan ko rin pong matutuhan yun para may apply ko po sa mga batang aking hinahawakan. Yun. Ako po kasi ay nag-start po ako ay volunteer ni sa Paupi. Papakain po kami sa PD. Doon po ako nagsimula. Tapos hanggang ngayon. Kasi yung asawa mo pag tulog pa. Lagi pong wala yung asawa mo. May sipa. Yan, doon po kami nagsimula. Tapos na, yun, na-engage na rin po. Hanggang ngayon. Pero may experience ka naglaro ka ng football? Sa ano lang po. Ito lang, pag nagtitrain po kami. Minsan sumasali po ako. Yun, sa mga babae. Ang ano, Manong Nick, yung sikat sa Pilipinas, yung Philippine Ascals, yung football team ng Pilipinas. Nakapunta na po rito sa Talong-Talong. Oh, yung ilang mga players. Ascal, yung binalitan natin yun sa ating ano, sa ating nakapunta na dito. Pinasyalan talaga sila. Pagpunta dito ng Ascal. Yung isang tournament, Father, pinasyalan kayo? Sa, yes, sa 2015. Tapos may tatlong Ascal na kasama rin yung head ng Philippine Football Association. Tapos, that was the first time we won in a tournament. Tapos, ASCA lang nag-award ng trophy sa mga players namin. So, it was really, very memorable day. Okay. Tayo ho ay babalik pa rin sa ating palatuntunan. Meron lang tayong ilang paalala. Medyo mag-uusisa muna. Marami pa tayong uusisain, I mean, dito sa ating mga interviewees ngayong araw na ito. Napaka gandang bagay itong nakikita natin na dahil sa community participation,
eh nagkakaroon ng magandang development ng sports sa isang komunidad katulad ng Talaw-Talaw. Ano po? Babalik po kami, sandaling-sandali lang. Ansent Restaurant, the first Hong Kong-style seafoods restaurant in Lucena City. Enjoy fresh seafoods of your choice served by the friendly waiters and waitresses by the seaside. That's just right for family gatherings, business meetings, or barkada get-together. Located at Purok Talisay, Barangay Talaw-Talaw, Lucena City. Ansent Restaurant, the first Hong Kong-style seafoods restaurant in Lucena City. For inquiries and reservations, call 0917-595-4911 or 0995-201-7382. AZJ Glass and Aluminum Supply, maker of sliding doors, sliding windows, swing doors, aluminum screen doors and windows, jalousies, storefront, showcase and frameless doors. AZJ Glass and Aluminum Supply, meron din silang aluminum for AUV vans or autoglass, window putty and all kinds of glass and mirrors. AZJ Glass and Aluminum Supply, Purok Dalungyan, Barangay Isabang, Lucena City. Tumawag sa 661-2007, 660-7872 o sa cellphone number 0939-904-531. At 0922-877-7453 para sa matibay pero affordable na glass and aluminum products. AZJ Glass and Aluminum Supply. Hanapin lamang ang may-ari na si Mr. Noel Javelosa. Kung kailangan ng pagdadausan ng okasyong pangmalakihan o kaya naman simplehan lang, swak na swak dito kaibigan. Kaeru Japanese Filipino Restaurant, dating JM Chuki. Do catering services. For inquiries, call 0919-814-8821 and look for Miss Maritas Espinosa. Kaeru, the Japanese Filipino restaurant. Pero balik ko tayo sa ating palatuntunan. Tayo ho ay naririto sa Barangay Talaw-Talaw. Nung unang punta natin dito, ang ating in-interview mga barangay officials, di ba? Ngayon, yun namang isang community effort na ginagawa sa larangan ng sport na katulad ng football, di ba? At marami na hong naikwento dito, eh, pero tuloy-tuloy pa rin ho natin na kukunan ng impormasyon ng ating mga bisita, si Father Martin and of course yung kanyang mga pinagkakatiwala ang coach dito. Gusto ko lang itanong Manong Nick, syempre palaki ng palaki yung grupo nyo, no? Itong football. Paano yung resources ninyo? Syempre, kailangan ng uniforms, kailangan for transportation, training, etc. Paano nyo ito? Kailangan ng pera. Kailangan ng pera. Siyempre, in any sports, no, the financial aspect is crucial. Yeah, that's right. It's crucial. So, we are Sons of Divine Providence and Lujoriano yung aming founder, right? So, kasali sa charisma o sa mission ng aming kongregasyon, ang work sa tinatawag namin ng oratorio. No, oratorio will be parang boys club, boys and girls club, parang or Sunday club, kung saan yung mga bata maliban sa pagsisimba, sa pagrosaryo, sa pagkaroon ng katekesis ay naglalaro din ng iba't ibang sport. No? So, we as Sons of Divine Providence, we do the oratorio kasi is part of our charism, of our mission for the education of the youth. And then, we channel this, the oratorio, sa pamamagitan ng foundation namin, the Payato Serene Foundation, which our main mission is to feed the kids and to give scholarships to our students.
from Talaw-Talaw, Dalahican, and Alupay in Pagbilao. And then may mga sponsor na foundation na sponsor din ng ating club. So may mga companies na tumutulong, lalo yung ESCON, yung ating main sponsor. And then may mga ding mga laiko na nagpapadala sila ng usually mga balibayan. Dito ang mahal yung mga football shoes. Private individual, brother? Yeah, individuals. Private at individuals. Yun ang po yung ating and corporate sponsor. As well. Corporate. I presume. Yes. Part of the corporate social responsibility of some companies, yes, in the Philippines is really to help also in sports. Halimbawa, ano, allowance ng athlete, meron halimbawa kayong plano na pagtagal, eventually, magkakaroon sa, di ba ganun sa sports? That will come. That is, we are going towards that. Uh-huh. Yes, we are going towards that. Pero itong mga players natin ngayon dito. Yes. Sila yung mga scholars ng oratorio. Yung pwede iba, ba sabihin ganun? Yung iba lang. Ah, yung iba. Yung iba scholar ng foundation na naglalaro din. I see. Yes. Kung hindi scholar ng oratorio, scholar na. Yes, yung oratorio walang scholar. Walang scholar. Yung foundation may scholar. Kung pwede bang sumali sa ang isang kabataan sa inyong sa football team without necessarily joining din sa right, yes, sa faith or sa church niya, no, ibang religion. Yes, okay, we are not sectarian. Meron po kami player na hindi Catholic. Yeah. You are not sectarian. Basta gustong maglaro, father, kahit na anong religion niya, kung willing at gustong mag-join sa football club po ninyo, yes, welcome. Hindi kami nagtatanong kung anong religion. Basta sabi niya, father, gusto namin maglaro, isinasama namin sa laro. Kung Catholic yung bata, yes, we tell them to come to mass, tapos may catechesis. Pero the moment that they said na they belong to another religion, so they are, I mean, they just come, they play. Hindi niyo pinipilit mag-rosaryo. Hindi niyo in-impose. Hindi, kasi we respect that religion. Hindi in-impose. Yes. Alam mo na, napakaganda nun ha, ang taas ng liberalismo dun sa effort na ito na ginagawa. Kasi isipin mo kung isang kabataan na develop yung passion sa ano, tapos eh parang ipiprevent mo na sumali kasi dahil sa ano ng religion, diba? Yes, hindi maganda. Sa Manong Nick, ang ganda ng impact niya kasi alam naman natin kabataan, maraming naliligaw ng landas. So, pwede mong mas hindi mo alam, may nasesave ka na lang kabataan na tinatama mo yung direction mo. Tama, yes, tama. We have yung mga batay, lalo yung mga binatilyo, di ba, mga binata na this is a way talaga, this is also a way to prevent from drugs. Yung from barkada, from ino, from different mga bisyo. Malalim ang impact, hindi lang dahil takot. Kaya panandali. Tsaka bukod dun, brother, yung mga napapansin ko, pare, parang yung mga kabataan na mahilig mo basketball, pero siyempre sa basketball alam natin height is might eh. Yung mga kabataan na maliliit, nabibigyan sila ng chance kasi na pwede sila mag-excel dito. Kasi ano eh, totoo yan, ano totoo ito eh, pabilisan ito, hindi kailangan matangkad ka. Ang ginagamit dito, hindi puro height ang ginagamit dito, kailangan mabilis at ka saka, dito. Parang marunong yung, ka sumibaba. Yes, saka father, bukod dun sa sinasabi mong aspeto na yan, sa sports kasi may values kang matututunan. Yung pagiging sports mo, pagtanggap mo ng defeat, at ano, di ba? Yung pag-handle mo ng victory. At saka dahil hindi kanto-kanto ang humahawak, hindi basta sumulpit lang, kundi yes, dapat, kayo mismo, nagagabayan ninyo eh. Di ba? We have the first thing is, I mean, discipline, no? Discipline. Okay, that's right. And then, discipline, values, etc. Saka yung values, yung value ng fair play. Yes. Operation. To be honest, di ba? Teamwork. Camaraderie. And then, it's a way also to meet other people. Tapos, buhat pagkabata. Habang lumalaki, yun ang nabubuong value sa kanyang ano. And then, nadagdagan din sa bata yung self-confidence. Yeah, you know, that's right. Many of our kids na they come from the feeding program. Mm-hmm. Diba? They come from the foundation. And then, syempre, they come from economically deprived families, no? Pero sumasali sila, they learn. So they know that if they commit themselves, talaga may ma-achieve. Yeah. Diba? Nadagdagan yung self-confidence ng bata na
They are also able to win and to achieve in life kung may determination, kung may disiplina. Oh. Diba? Kung matuto rin sumunod. Tama. Diba? Good. Ang barangay Talaw-Talaw, yung pinamumunuan mo na, ano, na barangay, o ano naman ang nakain niyo at nasangkot kayo dito? kasi Manong Nick, si Father, right? Kanto Manong Nick, dito nga siya nagmamas. At saka dami niyang scholars ng mga taga-Talaw-Talaw. Tumutulong po siya dito. Kaya naman, sa amin sa barangay, ang community, kumbaga yung return back ng tulong niya sa community sa barangay, binabalik din namin sa kanya sa pamamagitan ng yung mga facilities, pag-suporta. Yung support, facilities. So kung ano yung pwede namin ibigay sa kanya, hanggang sa paglapit sa city government, sinasamahan ko si Father para lang kung mayroong makuha para sa magamit para sa tournament, sinasamahan ko. Part nung suporta ng barangay, pagbabalik nung binibigay naman ng foundation na tulong din sa mga taga-Talaw-Talaw na pinapapasok o scholars na libre at inaalagaan ng simbahan ng Pauke. Nagpapasalamat kay Cap, kay Mayor, no, nakikita ko dito sa Lucena yung political will, di ba, to invest in sports. Yeah. No? So, as they say, it takes a town to raise a child. Yeah, di ba? Right. Tulang tulong ng lahat. So, this is possible dahil andyan si Cap, andyan the political mga side, public officials, mga magulang, mga sponsor, at syempre yung mga bata na gustong tumulong. So it takes a minute, the contribution of everyone. Mm-hmm. The contribution of everyone. So kaya na nagkaroon ng success, we can say. Buti eh, sumusuporta ka, tumutulo ka. Kung hindi, yari ka sa amin ngayon. Na-interview na namin si Father Martin dito. Diba? Pero kasi yung mga bata, Manong, nakikita ko habang naglalaro, nakikita ko ba yung passion sa mata ng mga bata? Habang, kasi every night, nandito sila nagpa-practice. Naisip ko lang, Father, ano yung mga future nila? Posible ba na sa mga susunod na mga panahon eh, posibleng may isang taga-Talaw-Talaw, member ng oratorio na mag-excel at makuha sa national team, maglaro sa Pilipinas. How possible is that? Yeah, there are many chances na you need may mga potentials. To train more. There are potentials. Yes, that to play in the national team, I mean, that is really very challenging. But at least for their future, na makuha sila ng mga universities for their football teams at bigyan sila ng scholarship. That is very, very possible. Very possible in the near future. And then for all those, yung mga bata na hindi abot ng professional level, o baga hindi sila bibigyan ng scholarship dahil sa football, ang natutunan nila maliban sa football, maliban sa personal achievements, yung discipline, di ba, yung values, ay siyempre, dala nila pang habang buhay, ma-apply yes. nila sa kanilang yeah. yung honesty, fair play. Tsaka yung competitiveness eh, nasa yes. sa kanya na rin yun dahil sa paglalaro. Diba? May sinasabi ka kanina to, na ano, brother? Pala na pumunta kami sa Tanawan. Yeah, nagpunta kami sa Tanawan and then they single out dalawang players natin, two girls na they want to bring them to Palawan. Batang Pinoy. Sa Batang Pinoy. Nakarating na doon. Napili pa na. Gusto nilang i-train. Sana matuloy. Sana nga. Babae at lalaki. Player mo ba yun? Opo, babae. Dalawang babae. Ikaw ang nagturo. Taga dito. Ilan taon na ba yun? Ano po, yung 12? 12 pareho? 12 pareho. Yeah, 12 pareho. Tagalupaye. Pagbilaw. At taga-Pagbilaw. Hindi taga rito. Pero dito nagtitrain. Dito nagtitrain. Oo, nga, parang taga rito na rin yung isang community na rin po. Oo, pero nakakatuwa, no? Merong ano tapos babae pa, wala, dahil kayo. Mga lalaki inyo, dahil kayo mga babae. Meron din po kaming boys. Meron din? Kulang sa height. Kulang sa height. Kulang sa laki po. Kailangan mag-alim na kasi.
kasi siya, kasi pero yung, maliit siya. Yung sa under po niya, dapat medyo malaki-laki na siya. Kasi yung sa kanya po kasi... Anong category niya? Yung sa under 12 po. Under 12? Oh, pero napakaliit po kasi niya. Kukunin sana para sa Singapore. Para Singapore. For Singapore. Yes, pero now we are giving... ano yung Jennifer para sana lumagay. Yung katawan po kasi talaga niya itamlayin. Kaya hindi po siya nakuha. Ah. Kulang sa physical. Pero sa skills. Sa skill po talaga. 100%. Mga ganyang katawan. Isang ano pa yan, isang araw, makikita mo magkakaroon ulit ng pagkakataon. Yeah, no, it's yung madaming players, man, basta ma-expose sila. Tapos, yung si Martinez nung araw sa basketball, tamo, pagkaliit-liit eh. Yan yung Martinez. Oo, oh, diba? Eh, ngayon eh. Yung player nga nakas ka ng liit, Father, eh. Oh. Pero maliliksi sila. Dapat talaga maliliksi, tapos makanyang katawan. Mabilis. Kasi banggaan din. Pang-depensa din. Yes. Doon sa mga babae na player other than the two mentioned. Babae, ano po kami, mga under 14 and under 16. Na ano? Girls. Na ano rin? Na may potential din. Opo, magagaling din po. Oo. Taga saan naman? Baka taga Alupayin na naman yun. Taga rito. Ah, meron din. Sina Kiara. Sina Kiara. Po. Uh-huh. Sina... Catherine. Sira Kaisel, ano na po yung college na, may college po kami. Mga scholar sila po po. Sila po yung scholar ng foundation. Ng foundation. Opo. Oh. Pagka-graduate, Father, anong gagawin? Pagka naka-graduate na? Tuloy. Tuloy, player pa rin sila kung gusto nila. Ang gusto nila yung ibang maging coach na. Oh. Yun ang sabi ko, nagtanong ka tungkol sa allowances, no? Yung plano ko in the future, syempre, pag yung mga graduates na player ay, ano ma, parang bigyan sila ng, sabihin natin, ng allowance para mag-train sa mga bata, para lalong mas marami yung mga bata na maglalaro. Oh. Yun ang something possible. Pero bukod pa dun sa halimbawa, ang graduate sila sa kung anong kurso, yes, makakapagtrabaho rin sila. Ano ba, di ba? Siyempre. Oh, yun. No? Maganda. It's after the foundation. Yung sa mga scholar ng foundation. Oo. Yes. Oo. Pero may mga players na, players at scholar, pareha. Oh. Pero wala pang nag-graduate kasi 4 years pa lang kami. So, pero yung scholars, hindi necessarily players pala. No. Meron din kayong mga scholars sa foundation. Sa foundation. Na hindi player. Oh, opo, yes. Naunang scholarship sa football. Uh-huh. Actually, we were... Oh, pero kung gusto. Na ano po? Na maging player. Nakita niya, uy, napanood niya. Ah, yes. Oh, well, pwede ba ako dyan na... Yes. Maski, kahit sinong gusto maglaro, it's welcome. Pwede ba ako, Father? Yes. Palagay ko yung leg ko, hindi pwede. Rayo. Paano may rayo ma, Father? Wala ko may rayo ba yata eh. Coach po. Ha? Coach na lang. Coach. Manager. Ano, sponsor na lang po. Bakit ko ba na itanong-tanong? Tuloy kayo. Ano yung stages na dinadaanan ng bata bago tanggapin o bago ano, meron bang kumbaga sa pagkanta eh, meron bang tinatawag na tryout, meron bang ano yung mga ano yan, ano yung mga bagay na yan? Sa akin lang naman po, pag makita ko yung bata na talagang porsigido, interesado. So interesado eh, talagang pinapasali ko lang kahit baguhan ko siya. Kahit siya ang Tagalog, kahit taga sa ang lugar, ha? Kahit taga sa ang lugar. Halimbawa na, dumalaw lang dito sa Talo-Talo. Mayroon mo yung iba nga po, taga Dalahican, pumupunta dito para mag-practice. So, pag gusto rin talaga nila maglaro, so pinapasama ko lang sa tournament. Aba, ayos pala. Pero usually yung bata, when naglalaro kahit wala kami, naglalaro din sila. Uh-huh. So usually yung mga bago, siyempre kapag wala kami, sila naglaro, sumasali. Tapos siyempre, they are interested, tapos when we don't have the formal training, at saka lumalapit sila. Uh-huh. Pero naglalaro sila on their own. Yung formal training, gaano katagal? Salita ka naman! So may mga ano po, sa mga basic na training po, mga drills, 3 hours po yung minimum. Like Father, you said na 3 hours yung training ng ano. Yun 3 hours yung every
Hindi naman po yun, yun po yung mga pang-professional na siguro, semi-professionals. Pero sa mga dito naman po mga sa bata 30 minutes. Per day. Yeah, per day. Per training po, kada training po. Ayun. 30 minutes. Parang warm up po. Pero siguro pag may pasok, libre naman sa ano, di ba? Opo. Pag may pasok, paano makakapag-training? Sa gabi. Sa gabi. Ah, sa gabi. 6 to 9. Fixed train mo din sila. Maganda kaysa laging dotang. Oo nga. Yeah, now we have the yung laban sa November 24, so we are targeting 3 times a week. You know, 3 times a week training, 2 to 3 hours, we do 1 hour drills, and then 1.5 hour playing kasi maraming teams, so lahat ay nakakapaglaro para sa kung sino ang kasama sa laban sa 24 November, hindi pa namin alam kasi maraming bata, selected lang ang kasama ay 10 boys and 10 girls yun ang i-register sa team. So now we are doing parang sabihin natin yung varsity, and then doon isi-select yung talaga isasama sa team ng San Lorenzo. Bakit siya kaya ba sa merong ano sponsored ng local government ng Pampanga? I believe it's done by the local government. Oh, ano ba doon? In connection with the local coaches and referees. Oo. Ibig sabihin, ano doon, ganito rin, may mga player din ng mga sa mga bata na ano? May mga club din po dyan. May mga club din. Pero sa Lucena, Father, merong mga team na nasa iba't ibang barangay din, ano? Opo, sa Lucena, meron tayo yung Lucena FC, Salinas. And then yung barangay Salinas, and then yung Lucena Warriors based in Crossing, Mayo Crossing, and then yung Bristol. Ano yung barangay 10? Pero alam mo, mas bilibak dito sa ganito eh. Yung community base. Yung ano, yung mga ganitong project, di ba? Kasi sa school, ano yan, normal lang. Ano lang yan, regular lang yung mga ganyan. May mga players, may mga... Pero sa community, yung katulad niya ng isang katulad na, o, ng football, ba, ano yan, ibig sabihin, may mga extra effort na ginagawa para dyan. Ano ang istorya? O may istorya ba ng halimbawa merong bata na gustong sumali pagkatapos umayaw na lang kasi merong balakid na nakita nila, merong mga istorya ganun. Sa pamilya halimbawa o sa ano? Sa akin po parang wala. Dalawang mga taon na po ako rito, wala pa po ako. Wala. Sa inyo wala rin, wala rin. Sa babae, wala? Wala rin. Walang ganun ha? Walang pinapayagan? Oo, yung halimbawa, training ka ng training, wala ka namang napapalagyan. Mga ganun, walang ganun magulang. Parang mas tinutulak pa ng magulang, hindi mag-training ka doon. Oo, tama naman yun eh. Karamihan po kasi magulang talaga supportin sa mga anak nila pagdating sa sports. Karamihan ng mga magulang dito. Minsan, pag may tournament kami, pinapadala nyo yung mga pagkain. Kasama may magulang pati, manong may sa tournament. Masama po. Kakatuwa naman, ano, pagka gano'n. Ano na yung mga... Tuwan nyo mag-cheer. Siya yung, ano, sa pag-cheer dun sa, ano... Yeah, makalagaan cheering talaga yung support. Oh. When they are playing, and alam ng bata na he's being watched, diba, tinitingnan siya ng... Tapos chini-cheer talaga, iba talaga yung nakaka-boost ng ano yung at saka makakadili anak ko yan! Di ba, medyo na ano yung bata. Mahirap naman yung kabila ay parang yung buhay naman eh. Mula mo lang na nga rin po yung mga nanay eh. Ano? Nagko-coach na rin po yung mga nanay. Ganun? Opo! Anong coach? Ay, magtayo ka na rin ng team ng ano, ng mga nanay. Wala namang anak. Magay mo. Anak niya po kasi yung isang player. Anak ko po naglalaro. Babae. Anak, sipain mo! May dalawa pang nanay nakasama din, si Ate Christy, si Ate Michelle, nakasama din sa mga laban, tapos mga anang nila i-players din, pero officer din sila sa oratorio, sa San Lorenzo, kaya talaga also perseguido na kapag naglalaro yung bata na nakakatuwa yung magulang. Ay, ang ganda naman, ano? Ang ganda naman nung ganyan, ano? Kaya ako tinatanong yung istorya kasi sa mga pelikula ko minsan, nakakapanood ka nung ano eh, nung mga ganong porsigido yung bata, pagkatapos pinitigil, gano'n sa mga magulang. Maraming balang pinitigil.
di ba? Eh dito walang ganun. Sana wala. Mangyari 'yon na pala. Binibigyan naman po ng permit bago ng consent ng magulang. Ano ire-require niya 'yon na magkaroon ng ganun? Pagka ganung halimbawa nagkaroon ng problema sa isang magulang na kinuwento sa inyo. Halimbawa lang, let us say na yung bata ay nagkwento. Ako po pinag-i-give na lang kaysa daw siya mag-practice ako, mag-i-give na lang ako. Yung ba yan, sa inyo bang patakaran na yes, kinakausap nyo ba yung mga magulang? Nangyari sa isang bata na yung sumasama sa tatay para... Mangisda, halimbawa. Mangisda, o doon sa lupayan at tukad, yung... Tabas. Yung kopra. Maglukad. Yes. Yan. Maglukad, kung tawagin. So, yun, ginausan namin yung tatay. Usually, we try, I mean, if there is a problem with one of the kids, of the children, talaga one of the officers of the volunteers will approach the parents to talk. Mm-hmm. You know, usually kung may injured na bata talaga we accompany, di ba, we support the family. So yung relationship, I mean, ang kaugnayan sa magulang, lalong kapag may problema yung bata, is very close and very important for the continuity. Dapat talaga kinakausap ko minsan, hindi maganda ang disposition ng magulang sa mga ganung bagay. Eh. Lalo na yung alam naman natin, medyo mahirap-hirap ng konti ang buhay, di ba? Na gusto pang magtinda yung anak sa ano, para kumita o mamasukan kaysa pumasok sa mga ganyan. Mabuti naman, at pati doon sa party na yung naaalalayan nyo, Father. Yes. So, talagay ko kaya kayo humusay magsalitang Tagalog. Reglo. si Father Martin Manuel, pagka ang naglaro ay national team ng Pilipinas, wag lang Argentina kalaban, sa Pilipinas siya. Tama. Si Argentina si Father. Hindi pa na nag-aaral. Ay, talagay ko kahit Argentinian, pagka yung team niya dito ang nakalaban, ewan ko kung sumampi pa yan to. Malayo ba, Father? Malayo ba? Para San Lorenzo. Sa San Lorenzo yan, siyempre, ganun ang mangyayari. San Lorenzo. Gano tayo ibabalik sa huling bahagi ng ating palatuntunan. Meron pa kaming mga ilang samot-saring pwedeng pag-usapan dito. At yan ay pagbabalik namin, sandali. Ang kagandahang loob ay huwag ipagkait sa kapwa. Kung ikay may kakayahan na ito'y magawa. Kawikaan 3, versikulo 27. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng NQ Villapando Construction. Owned and managed by Concejal Nilo Quisao Villapando na matatagpuan sa No. 9 Granja Street, Barangay 1, Lucena City. NQ Villapando Construction. Ayon sa investigasyon, lulong sa ilegal na droga ang suspect nang gawin nito ang pangalay sa menor de edad. Estado ang tatlong pinatilyo sa ginawang bypass operation ng abuso. Kumulang 5 gramo ng pinaghihinalaang shabu ang nakuha sa pagmamayari ng isang kinilalang. Tutukan naman po natin ang prevention of illegal drugs. Gawin po natin ang lahat upang tigilang lumaganap pa ito, lalo tigit sa ating mga kabataan. Konsehal Ramil Talaga, nagtataguyod sa laban ng bayan sa illegal na droga. Kailangan din po nating kumilos. Kailangan po nating simulan ang pagbabago sa ating mga sarili. AZJ Lights and Sounds. May party ba kayo? Kasal, binyag, reunion at iba pang kasiyahan? That's the groove of AZJ Lights and Sounds. Live band, acoustic band, sequencer setup, or full band setup, video gear rental, and band equipment rental. Magandang tunog, makulay na ilaw. Purok Dalungyan, Barangay Isabang, Lucena City. Tumawag sa cellphone number 0933-862-9064 at 0939-904-5312. Hanapin lamang ang may-ari na si Mr. Noel Havelosa. Get ready for a lot of fun and excitement. AZJ Lights and Sounds.
Pero balik ko tayo, kasama pa rin natin si Father Martin ng Oratorio de San Lorenzo Ruiz. San Lorenzo. San Lorenzo. Ruiz ka? San Lorenzo Ruiz. San Lorenzo Ruiz. Patrono. At yun yung football club na ginawa nila, ano, pati yung mga coaches, kasama pa rin natin dito. Father, wala bang plano ang oratorio na palawigin pa o palakihin pa yung mga sports na ibinibigay natin sa mga bata? Hanggang football lang ba tayo? No, we are o meron pa rin ibang sports? The kids are, sometimes they also play volleyball. Oh. They also basketball and then chess and dama. You skate. They're also skateboarding. Skate, wala pa yun. Pero usually yung maliban sa football, they are the, I mean, mga ball games din na. Yes, ball games. Recently we had a volleyball tournament sa Dalahican, sa Bajawan. So may entry yung boys ng Talao, yung mga naglalaro ng football, nag-volleyball. So may entry din. So tinuturuan nyo rin ng volleyball, ha? Marunong na rin. Pinaging coach si Ayun pala. Pero yung chess and dama naglalaro din. Pero sa chess and dama wala pang hindi kasali sa ano ba? Sa hindi pa kaming sumasali sa tournament o sa basketball, wala pa. Pero plano namin next year, din napag-usapan namin ni bro next year ay mag-entry din sa basketball tournament. Yeah, mag-kuha ng basketball. O ito mo nga naman ano, pati pala yung ganun eh, naan natin, yung mga ibang talagang ayaw naman sa football, pwede naman din pa naman sa ibang sabihin ng sport. Pero nakakatuwa na yung football ay naisusulong natin ng ganyan. Sapagkat, ito may personal ko lang na opinion, nakikita ko na mas sa kalaunan magiging impluensyado sa mga Pilipino kasi hindi mo kailangan kasi pagkad ni LeBron James eh. Yeah, diba? Sumikat eh. Dito pwede ka sumikat. Sino nga yung Argentina na ang galing sa ano? Sa ngayon si Lionel Messi. Hindi yung dati? Maradona, Diego Maradona. Maradona. Di ba Pele? Hindi ba yun? Pele, Brazil. Ah, Brazil ba yun? Brazil. Kala ko Argentina yun. Yun ang history. I mean, the question is, who is the best, Pele or Maradona? But it's an easy answer, Maradona. Argentina si Maradona. Pero hindi siya masyadong matangkad, brother, ano? Hindi, no. Maliit. Malit sa akin. Pero yung legs niya, lagi. Yung katawan niya. Yung may kinakwento ko sa atin, kakwentuhan natin yung tiga na Netherlands na magaling sa football, pero galing siya sa mahirap na family. Si Maradona? Oo. May kinakwento ko sa atin, hindi ko tanda yung pangalan na galing sa mahirap, pero nag-excel siya, nakilala siya sa buong mundo through football. Through football, siya, Diego Maradona. Diego, he's the, I mean, maybe the best in history, the best player in history, and he comes from every slum area, also in my city, San Lanús, in Buenos Aires. Pero, I mean, through football, he became the best in the world, until now. Mm-hmm. Doon ba sa congregation nyo, is this a usual thing? I mean, yung sports program, yung pagkakuro? Yes, it's sports. Kahit siya ang congregation ninyo, meron ito? Yeah, opo. Yes, it's I myself, nang bata ko, galing ako din sa oratorio. Doon ako naging sakristan o natuto kong magsimba, nagdasal ng rosario sa oratorio nang bata sa school namin, sa parokya namin sa Argentina. Oh, kasi naglalaro ko ng football. Nag-football din ako doon. Ano ka? Naging pare dahil sa football. Na-influensyahan ng yes, doon simbahan. Sa place namin, the best football field was in the church. So, I was not interested in going to mass. I wanted to play football. So, nagpunta ko sa simbahan para mag-football. As para si no choice, kundi mag-rosario. E di doon na nagbago. Sa bandang huli, naging pare. Yes. Father, itong exhibit na ito, ano nito? Hanggang kailan nito? Ano ang purpose nito? Bakit pinakita niyo ito sa ano? Today until 6 p.m. Today? Si until, yes, maghapon. So, we are celebrating the 4th anniversary. Nagsimula yung moratorium in October 2014. Now,
this is our month anniversary, and it's a way to say thank you to the community and to the parents, para makita din ng parents yung mga pictures, yung gamit ng oratorio, yung awards ng mga bata, yung achievements nila. Mm-hmm. But we do this for the parents of our kids and for the community. Ayun, para lalo na silang makumbinsi. And then we'll do this one day also in Pagbilao, kasi maraming din player ng San Lorenzo na taga Pagbilao para sa mga parents doon. So this is for Talaw-Talaw today. I see. Alam mo, nakakatuwa eh. Nung pagbaba ko sa sasakyan, nakita ko agad yung katakot-takot na trobo. Nagulat ako. Hindi, totoo yan. Akala ko kasi, wala. Isang maliit na ng community lang. Mayroon ang dami-dami ng ano, ang daming trobo. Magmami-mamisyo lang ito eh. Kasi malaki-laki na muna nalagasan na. Ha? Marami na tayong pasanla, Father. May kukunan. Kaya kung for that, congratulations, Father. Sana huwag ka nang umalis ng Pilipinas. Sana din. Dito ka na, sa amin. Wish din po yun ang mga anak. Ha? Wish po yun ang anak ko. Ito mo? Kasi siya daw po yung nakatadhana dito. Sana. Destiny pala ni Father dito. Kami ho, Father, eh. Bilang pasasalamat sa inyo, eh kami magkakaloob sa inyo na isang munting plaque, munting recognition o appreciation para naman sa pagtanggap niyo dito. Parang nyo kami isinali dito sa football na ito. Maraming salamat sa inyong pagpunta. Siyempre, you are helping us. At pag may nakapanood ng mga gustong tumulong sa inyo dito, local man or national or international, huwag kayong mag-alala, hindi kami nakikihati. Ng pagpapahalaga, ipinagkaloob ng Bandilio TV, ng Manix Media Incorporated at ng 89.3 FM Max Radio. Patibayan ng pagpapahalaga, ipinagkaloob sa Oratorio San Lorenzo Football Team bilang pagkilala sa kaoperasyon nito sa Max Radio 89.3 FM at Bandilio TV sa ginawang pagtatampok sa mga mabubuting halimbawa na ginampanan ng kukunan sa larangan ng sports at serbisyo publiko bilang halimbawa na rin sa komunidad lipunang ginagalawan. Pinagkalaob ngayon kadalawang utsyan ng Nobyembre 2018 sa lungsod ng Lucena. Ang may lagda po dito ay ako, si Consel Nicanor Pedro Jr., Program Anchor ng Sabayang Tambayan, Kapitan Rail Briones, Program Anchor Sabayang Tambayan, Ginoong Maynard Pantinople, Program Anchor Sabayang Tambayan, at ang aming station manager si Miguel G. Pedro ang mga mailan. Pinagkakalong pa sa aming mensahe ng buong puso, Father. At thank you rin po. Maraming salamat. Sa ngalan ng mga mamamayan ng Talaw-Talaw at ng buong Lucena. Maraming salamat. Thank you. At dyan po, nagtatapos yung feature natin sa Oratorio San Lorenzo Ruiz na naririto po sa Barangay Talaw-Talaw. Sana maging inspirasyon sa ating lahat itong pangyayari nito. At gayahin natin, ha? Huwag tayong gumaya ng masama, gayahin natin yung mabuti. Hindi po ba? At paalam na tayo, Kapitan. Salamat po ng marami. Ito po ang ating tampok ngayong umagang ito ng Sabado sa Sabayang Tambayan. Ako po ang inyong lingkod. Ako po si Ray Brio. Magandang buhay sa ating lahat. Ako po naman si Maynard Pantinoco. At ako po si Manong Mick Pedro. Tandaan po natin, malaya ang dila kung ang diway malaya. Goodbye, bebe. Pag-uusapan ng mga kwentong pambarangay, aalamin ng mga istorya at bagay-bagay, kwentuhang masaya,
seryoso, pasampol ng talento o kaya pabibo. Kasama ang mga tambay, Manong Nick Pedro, Ray Brion at Maynard Pantinoble sa Bayang Tambayan. Diyan mismo, sa barangay mo. Sa Bayang Tambayan!